Naglalakad ang lalaking ito sa Basay Compound sa Maynila, Huwebes ng madaling araw. Maya-maya'y nagkasa siya ng baril. At malapit ang binaril ng isang lalaking natutulog noon sa pedicab. Saka nagmamadaling tumakas ang sospek. Inakala naman ng isang residente na sumabog ang motor ng kanilang tubig. Malakas talaga ng putok, nabigla ako ba. Pagbukas ng pinto, may naman na, nagtakbuhan yung mamilatilyo. Butong lumabas ko. Blanco ang pamilya sa motibo sa pamamaril. Pero aminado sila na dating nasangkot ang biktima sa kasong pagnanakaw. Hindi rin kasi namin alam kung anong pulot dulo, bakit niya ginawa yan. Pero tao rin naman yan. Ibuhay. Sana makonsensya siya para magkaroon man lang ng justisya yung pagkamatay ng pamangkin ko. Sa barangay din yun, nabutang duguan at nakahandusay ang isa pang lalaki matapos barilin noong Lunes. Kinilala ang biktima na isang tricycle driver at nakatambay lang noon sa may bangketa. Ngayon narinig ko yung putok lang. Akala ko buti lang yung nalaglag. May taon na dyan binari. Lumalabas sa investigasyon na nagkaroon sila ng onsehan sa iligal na droga. Ang gunman natin dito ay si alias Said at ang nagpapatay dito ay si alias Ansoy. Yes, these are both at large at na-recover naman natin dito yung firearm na ginamit. Ayon pa sa pulisya, hindi mag-augnay ang dalawang insidente ng pamamaril. For some time ngayon lang nagkakaroon ng ganito, kaya lalo namin pinapaigting yung investigasyon namin. May mga persons of interest na mga pulis at inihahanda na rin ang reklamong murder laban sa kanila. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.